more than 100 bills in merely first 2 weeks of the 18th Congress. Among his major legislative thrusts, address education, health, livelihood and employment, and safety and security. Ladies and gentlemen, Congressman Alfredo Paulo D. Vargas III. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Alfred Vargas. Unang-una gusto ko pong bumati kay Yusek Severo Katura of the Presidential Human Rights Committee Secretariat. Palakpakan po natin siya. Who also happens to be a good friend and co-worker of my mother. And nakita po ako ni Yusek Katura when I was still very, very young because I used to visit the office of my mother. It's good to see you, sir, and it's good to meet you today. And Executive Director Mateo A. Lee Jr. of NCDA. Okay. Director Rodolfo Albornoz from DOH. Ms. Lourdes Irene Minyosa from PhilHealth. Attorney Charina Yap, our Deputy Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ma'am, pautang naman po. Attorney Louis Andrew Calvario for the Intellectual Property of the Philippines. Director Harold Cabreros from NDRRMC. Ms. Angelita Nicolas from DICT. Mr. Marx Melencio, founder and lead developer, Grayscale Marketing Consultancy and Vision AI Labs. And si Ms. Carmen, it's so, a good friend of mine from way before. I think that was around 2010, 2011 that I met you. It's good to see you today. And I'm so happy to see our friends from the sector. Long time no si po. And I'm so happy to be here. Nandito po ako ngayong araw na ito dahil ako ay Pilipino at mahal na mahal ko po ang bansang Pilipinas. Nandito rin po ako. Andito rin po ako dahil naniniwala ako na ang bawat Pilipino, karapatan ng bawat Pilipino na mabigyan ng pagkakataon o ng opportunity na maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay, anuman ang kanyang estado, anuman ang kanyang kalagayan, lalaki man, babae, bata, matanda, may ngipin o wala, may buhok o wala. Kahit saan ka man, kaysa nasa bundok ka, nasa syudad, nasa karagatan o nasa loob ng isla, basta't Pilipino ka, akin pong pinaniniwalaan na karapatan mong mabigyan ng oportunidad na maabot mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Diba? Sabi ko po, oportunidad. Kung maaabot ninyo yun, nasa sa inyo na yun. Diba? Basta mabigyan lang ng oportunidad. Ako po, naniniwala din ako na, sa galing. Ako ay naniniwala rin po sa galing, talino at talento at puso ng bawat Pilipino. Ang Pilipino, bibigyan mo lang yan ng konting pagkakataon. Magsha-shine, magiging successful, magfa-flourish, mapapatunayan niya ang kanyang sarili. Believe ako sa puso ng Pilipino kasi lahat tayo nandirito ngayon, yung commitment natin sa ating pamilya ay lubos-lubos. Lahat tayo rito, gagawin natin lahat para sa ating pamilya. Kahit magtrabaho pa tayo ng 24 oras sa isang araw, kahit araw-araw pa, kahit mag-alay tayo ng pagod, hirap at pawis, gagawin natin bastas para sa pamilya natin. Tayong mga Pilipino, takot tayo sa kakaunting bagay. Hindi tayo takot sa kahirapan, hindi rin tayo takot sa mga pagsubok, pero takot ang mga Pilipino pag magkasakit. Bakit? Takot ang Pilipino kapag nagkakasakit kasi hindi para sa sarili niya. Ang una niyang iisipin pag nagkasakit siya, paano ang pamilya ko? Di ba? Paano ang kinabukasan ng aking mga anak? Paano ako makakatulong sa pamilya ko? At paano ako hindi magiging pabigat man lang? Di ba? I've seen it all
Every Friday, meron po akong People's Day sa aming opisina. At hindi po yan, walang palya po yan, laging may mga umiiyak. At nakita ko po ang mga problema, nakita ko rin po ang puso, nakita ko rin po kung ano ang pag-asa nating mga Pilipino. And that is why we are here today. Dahil gusto natin ipaglaban ang pangarap. Diba? We're not just talking about accessibility. We're not just talking about possibilities. Diba? We're talking about helping each other reach our dreams. We're talking about fulfillment. We're talking about nationhood. And we're talking about expressing how the government, together with civil society organizations and stakeholders, how we are all willing to work together to give our children a brighter future. So nagsimula po lahat yung passion ko sa PWD sector when I was still a little boy. Most of you here know my story, and I would like to tell it once again sa mga hindi pa po alam. Simple lang po, bakit po ako passionate sa PWD sector? I was less than 10 years old before when my grandmother, si Lola Aning, was diagnosed of cancer of the bones. So later on, she had so much difficulty, and dun po sa kanyang cancer, at one point, kinailangan putulin yung kanyang leg, paa, kanyang hita, yung isa po nun. So it was bilang bata, I experienced everything with my grandmother. Dito ko nakita ang kanyang sudden disability. Dito ko rin po na-experience yung kanyang biglang paghihirap, hindi lamang physically, kundi emotionally at saka mentally. Stress na stress yung lola ko, who was around, I think, 79 or 80 years old that time. And imagine having a disability overnight. Diba? Bigla po siyang nagkaroon ng disability, and suddenly her world changed. Her life changed dramatically just after one operation. So nakita ko po, she was a very jovial person. She was very energetic. She was very hopeful. And bilang bata, makikita mo yun, na-absorb mo talaga lahat yun. Tapos magko-compare mo rin yun after the operation. She got her first wheelchair. So nahirapan siya because of her condition, she couldn't spend the time that she wanted with the family. Nahirapan siya magpunta sa simbahan. Nahirapan siya magpunta sa mga birthdays. Nahirapan siya kasi nagtuturo pa rin siya informally because she was a teacher. And nahirapan siya sa lahat ng bagay. And it really took a while before she was able to adjust. And I remember her telling me, Alfie po kasi yung apelyido ko, yung nickname ko nung bata po ako. Naging Alfred na lang po ako nung nag-artista ako. Alfie, sabi niya, alagaan mo ang sarili mo para hindi ka matulad sa akin. Dahil napakahirap nitong ganitong buhay. Sabi niya. So before, during that time, hindi naman po ganun kamura yung wheelchair. And pinag-ipunan po yung wheelchair until nakakuha na po siya ng wheelchair later when she got her first wheelchair. And when she got her first wheelchair, doon ko po nakita na a wheelchair is not only a chair with wheels. Diba? It's not only, you're not only giving access. Diba? You're giving the person a new life. Diba? What does that mean? A better quality of life means happiness. Means experiencing love and being able to give love. Nung nag-birthday po ako, nung taon din na yon, tuwang-tuwa po ako dahil nakapunta yung lola ko. At hindi po siya makakapunta nun kung wala po siyang wheelchair. At natutuwa rin po ako, nung Christmas na yon, nakakapagsimbang gabi po siya. Dahil meron po siyang access. And pag pinag-usapan po na accessibility, siguro marami pong technical terms, but it's all about giving that person the right, the access, a better quality of life and happiness, and being capable to love more
the way he or she wants to. So yun po yung pinag-uusapan natin dito. That's why this is a very, very important summit. And ako naman po bilang representative, gusto ko lang paalala sa inyo na siguro ho, mamaya i-represent ko yung mga batas and everything. Pero at the end of the day, we are here because we want a better world, not just for ourselves, but for the children, but for our children. We want a world that is accessible. We want a world that provides opportunity to everybody, whatever situation you are in. Okay? So dito, okay, when I was a counselor, my legacy ordinance was an ordinance establishing the Quezon City Persons with Disability Affairs Office. And kasama ko sila nandiyan, di ba? Sila Rizal, sila Jerome, and some people here. Meron nga dito mga taga-Pidaw din. So, I was a neophyte counselor at that time. Tapos, yun talaga yung una kong tinutukan para din sa lola ko. And fortunately, I was able to pass it. And now, there's actually an office, a ground floor ng City Hall that caters to the needs and the development of the PWD sector. Why is this so special to me? This is special because after being approved, a lot of fellow counselors from NMYL or NPCL started calling me. Uy, maganda tong ordinance mo. Nabanggit sa amin ng DILG. Ikaw pala yung author nito. Paano mo ba ginawa to? Sabi ko, simple lang, merong batas yan. Sumunod lang ako sa batas. And that time, when this was passed, I think Quezon City was the second LGU, parang ganun, one of the first LGUs to actually have a PIDAW, Persons with Disability Affairs Office. And after that, after passing this, ayun, nag-email ako sa mga counterparts ko from different councils, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos, ngayon, marami na pong Persons with Disability Affairs Office sa ating buong bansa. Diba? So, wow, ganun pala yun. So, totoo nga yung sabi ng lola ko, lahat ng malalaking bagay nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Kaya, kung ano man ang iyong ginagawa, ikaw yun. Di ba? Malaki man yan o maliit. Okay? Okay. And during the 16th Congress, and I also filed this na rin, this 18th Congress, is an act prohibiting discrimination on the basis of ethnicity, race, religion, or belief, sex, gender, sexual orientation, gender identity, expressions, language, disability, HIV status, and other status, and providing penalties, therefore. So, ano bang ano natin dito? It's just the inspiration behind here. It's just the simple principle of respect. Mag-respetuhin natin ang isa't isa. Pagka hindi ka marunong magrespeto, parang hindi ka na rin Pilipino, parang more so, parang hindi ka na rin tao. So especially now, this summit is hosted by the Human Rights of the Office of the President. Tingin ko, malaking bagay to, and I hope you can support this measure. Next, these are the bills I filed during the 17th and 18th Congresses. So, kakabukas pa lang po nung Congress, nung Monday. So actually, kakastart pa lang po natin. But we've started filing since the 1st of July. And some of which are, ito po, yung 1% para po sa senior citizens. Okay? 1% po ng IRA ng barangays should be allocated, should be given to development projects para po sa ating PWDs. Sana po ma-implement to. Tapos, meron din po an act providing for lifetime validity of ID, yung ating pong mga IDs, and an act defining and penalizing criminal neglect of a vulnerable elderly person or a person with disability. Okay. Ito naman po yung Republic Act 11228.
tayo po ang principal author niyan, at least meron po naman po tayong napasa para po sa sector kahit isa. Ito po yung automatic PhilHealth coverage sa lahat po ng PWDs. And tulad po nito, this piece of legislation just came from actually just originated from a simple text message. Naalala ko yung mga taga-sektor, ka-text ko, tapos nag-meeting kami. Tapos ito kailangan namin. Ito yung problema, 'di ba? Ang mahal-mahal ng mga panggastusin pagdating sa kalusugan, ang mahal ng maintenance, ang mahal ng grabe yung challenges. Ito pag magawa natin 'to, ito malaking tulong 'to. It just started that way, tapos after 2 or 3 consultations, we were able to come up with a draft, and now after lobbying sa House of Representatives and the Senate, I mean, sino ba naman ko kontra dyan, di ba? Di ba? We were able to pass it. Which is my last term as congressman. Eh, mapapasa rin po natin yung iba pa nating mga measures for the sector. Okay? My first 100 bills focus on education, health, livelihood, and shelter. So this means, pagka sinabi po ni Alfred Vargas na ganito, automatic po yan, laging in consideration, kasama po palagi ang PWD sector. Diba? So gusto po natin, pag kahit PWD ka, may access ka sa education, mamaya po makikita ninyo yung mga proposed measures natin. Okay? Hindi ka magkakaproblema sa health or meron kang sasandalan pagdating sa health. At livelihood. Yun. Alam po ba na yan? Dito ba si Kuya Richard? Arsenas? Nag-conduct po kami ng biggest job fair sa district ko and for PWDs. At ang dami pong na-hire that day. And I also took steps to make sure, binraso ko na po bilang congressman, I made sure all my barangays have at least one PWD employed. At yun din po yung focal person ng bawat barangay sa aking distrito. Kaya sa District 5, Quezon City, lahat po ng mga barangay dyan ay meron pong PWD focal person. Okay? Yan, maliit na bagay, pero it was just a matter of talking to them and medyo imposing na dapat meron tayong ganun. At ngayon, I think marami na rin pong mga distrito ang gumagaya sa ganun pong practice. So kahit papaano, nakakatulong po tayo sa livelihood employment. And of course, shelter. Di ba? When I conduct my People's Day, yan din po ang palaging challenge sa mga PWD, especially dun po sa mga informal settler communities. And lalo na po for PWDs, mas mahirap po para sa PWDs ang makahanap, makapagpatayo ng sarili nilang bahay na matatawag nilang kanila. So yan din po yung ating pinaglalaban on a local level and on a national level in terms of policy making. Dito po. Okay. Okay. For ano naman po for 18th Congress, ito po finail po natin ulit yung Magna Carta. Okay? Ito naman po, exclusive parking space for PWD and penalizing the unauthorized use thereof. At meron din pong yun. Na ano po natin to? It's consultations. Okay? When we were consulting with the sector, sabi nila, bakit ganun, congressman? Ang laki-laki na nga ng pintura ng sign na para sa ano to, PWD, ang dami pa rin mga bastos na gumagamit. Di ba? And I hope this can be a legislative cure to address that. Pero syempre, alam naman nating lahat, it all boils down to implementation. Okay? How will we champion accessibility for all persons with disabilities? Okay?
Meron po tayong action vision framework na ginagamit. And this has been our practice. Ano tong action vision framework? AV po yan eh, Alfred Vargas. Action vision. Every time that we propose a policy, hindi po tayo basta-basta lamang nag-uutos sa tao. Hindi lamang po tayo basta-basta lang nagre-research, tapos sasabihin natin sa tao kung ano yung dapat gawin. Everything begins here with sectoral consultations / community needs analysis. And this is, the action vision framework is always the correct way to how to go about things or how to propose or how to make sure policy is a policy is sound. Okay? Bakit? Marami po mga policy makers, sad to say, sa national, local, and even personal level, ay hindi po kumukonsulta. Diba? Lalo na po yung mga magagaling, masyadong magaling. Mahirap po yan. At hindi po tayo ganyan. We always start with consultations. We always start with hearing, with listening to the people who are actually affected by the such a proposed policy. Mag-usap po tayo. So I hope after this summit, pwede po tayo mag-activate ulit ng mga linya natin para mag-full force na tayo, because this is my last term and I see this as my last chance to be able to pass my landmark legislations, which is will be coming from you, di ba? So kayo po yung papakinggan namin, di ba? Kayo po, sa inyo rin po manggagaling. Sa inyo po malalaman kung ano po yung mga totoong mga problema ng sektor, pero sa inyo rin po manggagaling kung ano yung mga pinakamagagandang solusyon. That's the importance of community needs analysis or democratic consultations. Next, after consulting and after the community needs analysis, that's the only time when we can actually formulate an inclusive and sustainable framework. Diba? Diyan lang pwede. Pagka wala po itong step na to, hindi po natin ano. Okay? Policy formulation. Okay? Tapos pagka na-draft na po natin yung bill, ito po yung mahaba. Mamaya I'll explain this, legislative bill. Because this is a very, very complicated and political mill, the legislative mill, di ba? I'm sure you have all experienced and felt na minsan hindi tayo napapansin, minsan napapabayaan tayo, minsan parang walang may pakialam sa atin, at minsan bahala na at iniwan tayo mag-isa sa ere, napansin po na naramdaman natin yung lahat yan at one point. Do not be afraid anymore, because kakampi nyo po si Alfred Vargas. Makakaasa po kayo. Next, granting na naipasa po natin ito sa Congress, sa House of Representatives and the Senate, tapos the President signs our proposed legislation, it doesn't stop with implementation. Di ba? Pagka meron na pong batas, huwag tayong titigil. Huwag na tayong mag-celebrate, tapos na. We need to practice oversight functions. Di ba? Policies. Gumagana ba yung batas? Is the law really serving its purpose? What improvements can be made? Okay? Because there's no such thing as a perfect law. The perfect law can only found in the Bible. Diba? Diyos lang ang merong perfect law. Pero tayo, basta gawa ng tao, wala pong perfect law. And that is why we shouldn't stop with the implementation. Baka po kasi mamaya, yan ang tendencies ng sectors. Pag nakuha na yung gusto, pagka na pag ano na, na isa batas na okay na, hindi na nagko-communicate together. I strongly discourage us from doing it. Kasi dapat continuous ang ating dialogue. Titingnan natin kung ano yung pwede mali,
kung saan may bottlenecks, kung saan may mga challenges. And that's why we will have to review / oversight pa rin to make the law better or to improve it pa and make sure that later on we can suggest amendments or improvements. Pagka meron na tayong ganyan, babalik po tayo sa consultations. Okay? So, cycle po palagi ito. Cycle po yan. Okay? Just to make sure that our goals will be met. And if you notice, dito po sa limang bilog na ito, limang steps na ito, ano po yung nasa gitna? Partners. At the center of it all are our partners. And kayo po yan, stakeholders. Government, NCDA, lahat po ng mga private sector, lahat po ng mga actors, di ba? Lahat po ng mga concerned citizens. And tayo po, lahat ito nagsasama-sama para po dito ay maging matagumpay ang ating action vision framework. Okay? Nothing about you without you. Okay? Kasama, magkakasama po tayo dito. Okay? So just to give you an example, just to manage your expectations, hindi po madaling magpasa ng batas. Hindi po. 306 po kaming mga legislators or house of, or representatives in House of Reps. Tapos we have 24 senators. Tapos of course we have the executive department and we have the different departments. So lahat po 'yan kakausapin, lahat po 'yan hihinga ng opinion and more often than not ang dami pong nagka-clash ng mga positions. And you can actually see that one position paper is really and actually the opposite of the position paper of another. So kami po, bilang legislator, balancing act din po ito, hindi po siya ganun talaga kasimple. Pagkakausap mong DBM, magre-reklamo, magkakamot ng ulo sa budget. Pagkakausap mo yung DOH, yun din. Ganun, di ba? Pagkakausap mo naman yung sector, gusto nila mabilis. Naiinip. Di ba? Mainipin kayo. Ano? Di ba? Aminin nyo. Di ba? Tapos, minsan naman, ma-approve na ng dalawa, tapos baka hindi naman ma-approve ng executive. Marami po talagang challenges. But it's not impossible. And kaya naman po nating gawin ito basta't sama-sama po tayo. So if we're able to come up with a house bill, una pong dyan gagawin, first reading. Yan po yung i-read sa session. Tapos i-refer sa committee. Tapos sa committee po, dyan po yung mga balitaktakan. Okay? Dyan po, dyan po yung lumalabas yung mga stakeholders. So if we invite you to be there in the committee meeting, I hope you can make yourself present because it's very, very important. Kasi minsan po, pagka hindi po nag-attend yung resource person or yung advocate, ang laki po ng effect niyan sa policy and sa approval po ng measure. Okay? Kakaroon din po ng technical working group. Lahat po yan nangyayari between first reading and second reading. Pag second reading, almost approved na po yan because pagdating po ng third reading sa plenary, minor na lang po. Minor amendments na lang po like grammar, like form and style ang pwedeng baguhin. So akala natin tapos na dito, di ba? This is only for the House of Representatives. When we have the bill approved on third reading in the House of Representatives, we will transmit it to the Senate. Kapag may counterpart na po tayo ng measure na yan sa Senate, mas madali. But if not, the Senate will evaluate it and it will go on its own legislative mill in the Senate. Magpa-first reading ulit, magko-committee approval, second reading and third reading. But it doesn't stop there kasi bicameral tayo. Pag bicameral, ito po yung sa House, ito naman yung sa Senate, eh baka somewhere along the way, baka hindi po nagtugma yung batas. And we need to thresh out the differences and that's when we have
the BICAM, bicameral conference. Bicameral conference simply means, ano ba ang version ng lower house? Ano ba ang version ng upper house? Ano ba yung differences? Let's settle the differences through the bicameral conference. Pagka approve na, pagka okay na sa BICAM, approved na po yan. Pero then again, if it's approved na by both houses, it doesn't follow immediately that it's already a law. We will wait for 15 or 30 days for the president to sign it. And pag hindi naman niya pirmahan, we will wait for it to lapse into law. Di ba? Pero magkakaproblema halimbawa kapag veto. Di ba? Pagka veto, back to square one tayo. Kasi in history, bihirang-bihirang mangyari na kapag may veto ang president, mag-override ang Congress. Parang never pa po nangyari yata. Yan, never pa dito sa post-Marcos era. So usually, a quick time frame is 4 months to 16 months. Mabilis na po yan. But sometimes, it takes Congresses just to be able to enact something into law. Okay? So ito po, dito niyo po ako maaasahan. Okay, I am your representative, I am your guy pagdating po dito, and if you have policy suggestions or if you want to push for a certain bill, let us know. My staff are here dito, or you know my number. Alam naman po nila, nila Miss Carmen, nila ma'am, yung sila, Sir Richard, yung number ko. Ayan, mag-meeting na po tayo as early as next week or within the month of August. So we can have a comprehensive plan pagdating po sa PWD sector. Okay? Okay? So what we have now, what we have planned right now, for the 18th Congress, pero hindi pa po namin na-formulate yung bill kasi we have yet to do more consultations. Number one, a bill to establish the National Disability Fund patterned after Australia po ito. Okay, gusto natin magkaroon ng fund dahil yan naman ang number one problem natin, di po ba? Next, support to the Inclusive Education Bill promoted by the Philippine Network for Inclusive Education. Next, focus on inclusive resilience in the proposed bill to create the Department of Disaster Resilience. I actually have a paper here kasi nagma-masters po ako sa UP ngayon. Ito po yung aking paper, Inclusive Resilience. And nag-stem out lang po siya from our knowledge, the knowledge that we got, na yung pong iba pong mga disaster-stricken communities, pag dumadating po pala yung relief, halimbawa, paano yung kababaihan? Paano yung PWD? Halimbawa, kapag babae ka, tapos nataon, period mo, kabuanan mo, wala namang ibibigay doon sa relief na sanitary napkins, di ba? Paano kung if you're PWD, yung bang mga structures, yung mga bahay na pinagawa doon sa Leyte, sa Ormoc, accessible? Di ba? Yun bang mga magliligtas? Paano kapag tali na lang, tapos may sakuna, may baha, tali na lang yung pang-rescue, paano natin ire-rescue yung PWDs? Di ba? Paano yung may yung mga CP patients natin? Paano sila in the face of disaster? And these are relevant questions that we need to ask Congress. Di ba? Bakit parang nakakalimutan i-include ang sektor na ito? How did we find this out? Just by talking. Just by consulting. Di ba? Kaya napakahalaga po nito. Okay? Inclusive resilience. And this is actually one of sa thesis ko to po sa UP.
Then bill to transform the National Council on Disability Affairs into the Philippine Commission on Disability. Kung si Director Mateo ang talagang on board siya rito, ano na tayo? Game na tayo. Di ba, Director? Para mas may ngipin, may budget, at merong karapatang mag-desisyon, at merong karapatang mag-implement, at meron ding duty na siguraduhin yung totoong development ng ating sektor. And next, amendment to RA 9262 to provide focus on ending violence against women and children with disability. Ayaw na po natin yan. Di ba? Si mga nananakit, ayaw natin yan. Yung mga nananamantala, yung mga nambabastos, that has no room in a civilized society. Okay? So ilan lang po to, and I'm sure after this summit, eh marami pa po kayong mga suggestions na pwede po natin i-program sa atin pong legislative timeline. And I hope I was able to give light and show my support to you. And na-miss ko po kayong lahat makasama. At sana mas makasama ko po kayo sa mas mahaba at mas madalas pang panahon. Accessibility equates to ability, given the right opportunity. Today, I call for unity to fight for persons with disability. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Congressman Vargas. To discuss on the proposed amendments to BP 344 or the accessibility law for endorsement to Congress, our speaker is a graduate of BA in Mass Communications at the Trinity University of Asia and Masters in Development Management at the Asian Institute of Management. She is one of the popular disability rights advocates from the Philippines who actively participated in organizing and building the capacities of disabled persons organizations in advocacy, policy development, and engagement with government agencies, non-government organizations, and international cooperation. Apart from founding several community-based organizations for persons with disabilities, her knowledge about the UN, CRPD, and other international commitments, national laws, and government structures made her a credible advocate. Please welcome Ms. Carmen Reyes Subiaga. Before we proceed with the next presentation, pardon me, Ma'am Carmen, ano, we would like to present this plaque of appreciation to Congressman Vargas, sir, pwede, for your support and contribution as a resource person for this first Philippine Accessibility Summit. This is signed by yours truly, by Matt Lee and Salvador C. Medjaldea, Executive Secretary and Chairperson of the Presidential Human Rights Committee. Hello. Good afternoon. Now we're coming to an end, no? And my presentation is about a plan of action, and one of our action is to amend the existing accessibility law
or the Batas Mambansa 344. So, the CRPD already emphasized that accessibility is a right, no? Karapatan natin na magkaroon ng isang kapaligiran kung saan tayo ay makakakilos at tayo ay makaka-access ng lahat ng serbisyo. At dahil ito ay sinasabi, it's a catalyst to full enjoyment of civil, social, economic, and political rights of all persons with disabilities. Dahil yan, lahat ng yan, ay dyan nakasentro ang ating autonomy and human dignity kung saan kapag tayo ay wala tayong magawa o hindi natin maabot ang isang lugar kung saan tayo ay naaabot ng iba, ay parang nawawalan tayo ng tiwala, nawawalan tayo ng nawawala yung control natin sa ating kapaligiran. Okay. At ito rin, itong being in an accessible environment is also a key to the full enjoyment. Of all rights, yung sa where we have to develop ourselves, our right to recreation, right to leisure. Ito yung nagpapaunlad ng ating kapalit, ng ating sarili, at higit sa lahat ng ating dinidevelop nito ang ating full potential. Dahil kapag tayo, ang ating environment is not conducive to creativity and leisure and recreation, parang feeling natin thwarted yung ating growth or nawawalan tayo ng pagkakataon para malayang maka-explore kung ano talaga yung ating mga talento. Ano halimbawa? Kapag hindi accessible ang sports development sa ating mga athletes with disability, mga those who are aspiring to become athletes. Wala tayong athletes with disabilities. Kailan pa lang tayo nagkaroon ng mga athletes with disabilities? Kailan tayo nagkaroon ng mga performers with disabilities? Lately na lang yan, di ba? So, at ito ay nagsimula sa mga institutions. Dahil doon, nakita nila, nakagawa sila ng isang environment na sila ay nakakakilos and conducive to their personal development. So, ano ang sinasabi ng Convention on the Rights of Persons about Accessibility? Ito ay in-emphasize sa CRPD both as an article, both as a general principle and as an article. So sabi nila, kailangan ang mga estado ay magsumikap ma-develop nila ang na magawa ng ating estado na ang mga taong may kapansanan ay makapamuhay ng malaya, makapamuhay ng naaayon sa kanilang na may self-autonomy at na maintain ang kanilang dignity at sila rin ay free to choose na mga living arrangement na kanilang gusto at hindi itinidikta kung saan sila titira. At nagagawin dapat ng estado ang lahat ng paraan para ito ay matupad, no? Dapat ang ating physical environment, tulad ng mga karsada, mga paaralan, mga pedestrian, ay dapat accessible. Pero ano ang ipinresent sa atin kahapon ng school, ng academe o ng education? Ano ang ipinresenta sa atin? Isang kapaligiran kung saan ang ating mga kabataan
Lalong-lalo na ang mga bulag ay hindi nila alam kung ano yung directional tactile, hindi nila alam kung ano yung mga kung paano makaranas ng elevator pamunta sa fourth floor, magkaroon ng access sa mga laboratory, at hindi nila alam kung ano yung mga test tube, kung ano yung mga iba-ibang scientific gadgets or hello, ang mga instrument na ginagamit ng mga karaniwang estudyante. Sa makatuwid, lahat ng facilities na accessible to all students, hindi nila ma-access dahil ang paaralan ay hindi accessible. And that is a big blow to the education system and in educating our children and youth with disabilities dahil hindi nila napufulfill ang kanilang full potential. At maging ang mga workplaces, maaari meron tayong mga workplace, pero hindi ganon ka-accessible, lalong-lalo na yung mga industrial mga industrial working spaces, no? Dahil yung mga makina na dapat ay ina-adapt, yung mga workplace na dapat ay adapted for employees and workers with disabilities, yan na hindi nabibigyan ang pansin, kaya nga, konti lang ang ating na-employ. At syempre, yung isa, ano ang ipidresa na sa atin ng transport sector? Ang railway, alam nyo na, di ba? Pero dito, ito ang ating dream na mga transportation. Land transportation na accessible to all, including for person with disabilities. Ang railway, sa mga airlines, meron silang sensitized sa frontliners na tumutulong sa atin without discrimination, and we can use the public transport on the base and we are not regardless of our disability. Diba? Ang mga, ito, yung mga shuttle services, dapat accessible for people on wheelchair. Dapat may mga signages for blind and the deaf. Both yung mga audio and visual effects should be present in our transport system. Siyempre, ang ating mga ports dapat accessible din, di ba? Para tayo ay malayang nakakapunta doon sa Boracay, sa Dakaak, sa mga kung saan-saan. Pero ngayon, wala tayong ganoon. Kaya silip-silip lang muna sa mga sine. Di ba? At dapat din kapag remote onboarding, meron tayong sky elevator na kapag walang kapag malayo tayo sa tube, ilalagay lang yan at yung mga naka-wheelchair doon sasakay. But for the meantime, tsaga-tsaga muna, magpabuhat muna sa apat na katao at pag sila'y natulas, lima na kayong PWD. Diba? At pagsakay sa mga barko o sa mga bangka, ingat-ingat, kailangan mag-vest. O kung hindi, lalangoy ka. Or kapag minamalas ka, malulunod kayong apat o lima. And also, ito yung isa sa mga hindi nabibigyan ng pansin, no? Yung information and communication, information in accessible format, yung information and communication technology. Halimbawa, sa ating mga paaralan, ilan kaya ang mga batang blind na nakaka-access ng learning materials in accessible format. Yung mga braille, mga audio, mga video for the deaf, and
other modes of communication na pwede nating gamitin, hindi lamang sa mga blind, kundi doon sa mga bata, nahihirapan silang magsalita. So, definitely, kung titingnan natin, sisilipin natin ang availability of information and communication na and the learning material in accessible format, ano ang sasabihin ng mga blind? Saan sila kumukuha ng kanilang mga textbook and other learning materials na naaangkop para sa kanila? So, ito dapat talaga, ito ang ating ginagawaan ng mga batas. At dapat ay ipakita natin na ito ang ating kailangan. We need more than social pension na 500 pesos. Hindi yun ang kailangan natin. Ito yung kailangan natin para sa mga kabataang may kapansanan. Tingnan naman natin ang accessibility and the economy. So, ano ang sabi ng SDG 11? Ang SDG 11 ng Sustainable Development Goal captures tourism through its call for the provision of universal design for all accessible and sustainable transport and inclusive urbanization and access to green and public space. At sinabi rin ng UN World Tourism Organization na magkakaroon ng increase of 1.8 billion international tourists by 2030. At yung provision to ensure full social and economic inclusion of all persons with direct benefits of promoting more sustainable habits among users. So ano ibig sabihin ito? Accessible tourism is the economic aspect of accessibility. Hindi lahat ng person with disability ay walang pera. And when we say person with disability, that includes persons, older person who have money, they were retired, they want to go out. So kung ang ating mga accommodations ay gagawin nating accessible, ang ating transport gagawin nating accessible, that is indeed a boost to our economy. At kung tayo ay maraming turismo, syempre gagawa tayo ng serbisyo. Pagdating nila dito, hindi na nila kailangang magdala ng PA. Tayo na ang magsusupply ng mga personal assistance para sa kanila. Diba? At tayo na rin ang magsusupply ng mga tourist guide who knows how to use sign language for deaf tourists. And those guides for blind who are tourists. And personal assistance for tourists on wheelchair and those with physical disabilities. Kaya nga, yung ating public transport, kung ito ay gagawin nating accessible, at yung ating mga airports and terminal ay accessible, lalong mabuboost ang ating accessible tourism. And that is also an additional economic opportunity for persons with different types of disabilities and those who are engaged in livelihood projects. So, diba? Tama-tama sa mga trust ng ating Congressman Alfred Vargas. Economy, yung economic, livelihood, etc. And tourism is one, accessible tourism is one of the boost and that would put disability as major part of boosting the economy. Kaya nga, ito dapat ang ating tinitingnan na hindi lang social concern ang accessibility. It's a boost to the economy. So, paano natin ma-address yung mga barriers to travel and tourism for persons with disabilities?
Siyempre, kailangan yung ating mga accommodation accessible din, di ba? At hindi pwede na partial compliance. Dahil partial compliance is... ano? Partial compliance is non-compliance. Partial ka lang eh. Like, yung ating mga hotel accommodation, yung ating mga airline, yung kanilang mga facilities, dapat we have to ensure that it's world-class and globally accessible in a global standard. Ang mga tourist destination, dapat accessible din, di ba? Paano ka pupunta ng beach? Naka-wheelchair ka, hindi ka makaandar kasi lulubog sa buhangin yung gulong mo, di ba? Kaya dapat, meron tayong mga beaches and other mga parks na may mga wheelchair, may mga pathways na pwedeng daanan ng wheelchair crutches and other assistive devices. So, kung nakikita natin yung luneta, no, meron na siya mga ramps, yung mga ibang tourist spots dyan sa Manila at sa iba-ibang lugar, pero kulang pa rin. Partial pa rin. Okay, mga partial. And tayo, meron tayong accessibility law, no? Yung batas mabasa 344, an act to enhance the mobility. O yan, na-present yan ni, na-present yan. So, alam nyo na. So, it was approved in 1983. So, it's a 36-year-old law. Matanda na, outdated, diba? It focus only on, it was also amended by Republic Act 7277, but only in terms of penalty. Dati 5,000, ginawa ang 50,000 to 500K. And it focus on people with difficulty in mobility. And accessibility also evolved and has to address all people with accessibility needs and shall be based on universal design. So, kaya nga, tayo ay nagkaroon tayo ng initiative to amend the accessibility law, amending BP 344, and made it as a part of the Philippine Development Plan 2017 to 2022 legislative agenda. So, nandun po yan sa Philippine Development Plan as a part of the legislative agenda. And we target to pass this law on or before 2022. Papatagalin pa ba natin ang 2022? O gusto nyo 2023 pa? 2021 ang dapat pinakamatagal, no? Yan. O, sino may gusto na 2020? O, yan. 2020 dapat yan ay gumugulong na. So, nagkaroon tayo ng consultation with all stakeholders started in 2015, no? And what is our plan? We plan that these consultative groups to be strengthened as a lobby group na. Tapos na tayong magsulat, tapos na tayong i-define kung anong gusto natin, ano? Kaya dapat doon na tayo sa lobby ng Congress. So, meron tayong gustong sumama sa lobby. Labi ng Congress. Ayan. Alam ko, hindi mo ko iiwan, Ranil. Pero yung mga iba dyan. Sino ang gusto sumama? Ayaw tumaas ng mga kamay, takot. Bibigyan kayo ng pamasahe ni AV.
Okay, so we have to strengthen the lobby group, the consultative group, at sa lobby group na, kasi action na tayo. Dahil kung hindi, naiiwan tayo sa kangkukan. Sabi nga, ano, sa tayo magpapokus doon sa loob o tayo mismo na i-strengthen natin yung mga stakeholders. Dapat ma-strengthen tayo as a lobby group para kapag mag-consult doon sa Senado o sa Kongreso, ay alam natin at may impluensya natin yung proseso sa loob. Hindi tayo dapat umaasa o nag-iintay doon sa proseso sa loob. Ang mga bills na mabibilis na ipapasa ay mayroong mga lobby group sa loob na tagalabas na lagi doon sa loob at umi-impluensya doon sa mga internal stakeholders. Three subcommittees were involved in the drafting of the amendment. Ang subcommittee on built environment and transportation and subcommittee on information and communication technology at yung subcommittee on policy and legislative development. So, kailangan natin talaga ay magkaroon tayo ng champion sa ICT, sa transportation, at sa built environment sa building. So, gusto natin, dahil ito ay tatlong iba-ibang areas ng amendment, gusto natin yung mga champion sa bawat major provision, such as the built environment, transportation, at information and communication technology. So, kailangan may mag-emerge as champion for each group, for each area. Yung medyo pag ba nagsalita ay papakinggan ba? At meron siyang talagang kaalaman tungkol dito sa bawat area na to. Diba? Sa built environment, sino ba ang mga authority dyan? Sa ICT at sa transportation. At kailangan din natin ng overall champion to lead the flock of advocates. Na siya yung talagang magdadala sa atin doon. And we hope that in the future, we can again discuss and plan about how we can move towards the approval of the amendment of BP 344 into law. At to make it, at yung mga highlights, no, this act shall be known as accessibility for all persons with disabilities. Yun po yung magiging short title niya. And it covers built environment, transportation, information and communication technology, and other facilities and services open to the public. And yung mga all buildings as defined in the building code, sports and recreational facilities, including outdoor and indoor, all land, air, and sea transport, vehicles and carriers open for public use, including buses, trains, ships, airplanes, pati mga spaceship. Diba? Sila lang ba? At syempre po, lahat ng government and private establishment providing services open to the public shall consider ICT accessible practices in information and communication. So, all national local government offices shall take into account the accessibility for all persons with disabilities in providing public information. Diba? Siyempre, bawa, health.
employment, other services, dapat yan ay, ang information yan dapat accessible to persons with disabilities. Pati yung mga information and communication technology devices, hardware, and other components shall be designed appropriately for the ease of use of persons with disability. At yung penalty, patataasin natin from 250 but not exceeding 500,000 or imprisonment of not less than 6 months. At isa pa na ipapasok natin dito ay yung incentive for transport operators who will add accessible units to their fleet, no? Land, air, and sea. Ano pa? At syempre, dapat ito ay nag-e-emphasize ng application of universal design. So, yan po yung mga example ng mga universally designed products. Halimbawa, sa mga hotel, ang shampoo at ang conditioner at lotion, iisa lang ang shape ng kanilang container. So, nalilito ngayon si blind, alin ba dito ang lotion? Alin dito ang shampoo? Alin dito ang conditioner? Kaya dapat iba-iba yung shape nila. At ang mga door locks dapat ay lever type. At ano pa, yung mga doors dapat can be used by maximum number of users. So, ano ba yung example ng ating mga universally designed product? Yung mga gadgets na ginagamit natin, may accessibility feature yan. Especially your phone and tablets. Alam nyo yon? Hindi nyo alam. So, its goal is put high value on diversity, equality, and inclusiveness. Kaya lahat yan dapat isasama natin sa ating accessibility law. So, accessibility, sabi natin, it should be for all, hindi lang para sa isang type of disability. Because it's the key to the fulfillment of enjoyment of all rights of persons with disability and their full participation in society. So with that, I'd like to say thank you and let's all work. Hindi ko na po nilagay si Congressman. Kasi upgrade na ako ngayon kay Prime Minister Trudeau na ako. Okay, thank you very much, and it's a long, long journey for us, but let's make it short by working together. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, Ms. Carmen Reyes Subiaga. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa, alam po namin na marami pa po kayong mga katanungan. I know that you still have inputs you would want to share with us, pero due to time constraints, we're going to cut our discussions this afternoon and we're going to proceed with our closing ceremonies, with the closing remarks to be delivered by our Executive Director, Undersecretary Severo Catura. But before that, we are reminding everyone, those who are asking about the issuance of their certificates of participation, certificates of appearance, ganito po. Dun sa certificate of participation po ninyo, we're requesting you to kindly give to us your respective addresses, especially our attendees from the different PDAOs, para i-forward na lang po namin sa inyo through mail
Pero for those who would want to secure yung certificates of appearance po ninyo, kasi we understand that this is important po para sa inyo, para sa inyong reimbursement ng inyong mga fees. Tama po ba? So I was informed a while ago by our friend from NCDA, si Ms. Nani, tsaka si Ms. Moji, that some of our PDAW attendees today are requesting for their certificates of appearance. So we can issue them. We're just waiting for the copies of the certificates, and then it will be signed by our executive director. So, yes, according to Sir Randy, nakapag-print na po. So, ongoing pa po yung printing. So, we will just have to wait for the copies of the certificates na dumating po dito, and then these will be signed by our executive director. So, and Sir Matt din. Opo, magkaiba po yung certificates na i-issue natin. Sir? All right. So without much further ado, we're going now to close our summit, our two-day summit. And I'd like to call now our executive director, Undersecretary Severo Escatura of the Presidential Human Rights Committee Secretariat. A round of applause, please, for Yusek Nonoy. Sige, maraming salamat, Attorney G, sa pagpapakilala. Alam ko pong mayroon tayong isang level ng kapagura na talagang gusto nyo matang tumihaya at magpahinga, no? Una sa lahat, maraming salamat po sa mga natitira pang naririto, no? Pero kung makikita po ninyo, kayo ay nagpapatunay na ang laban natin ay itutuloy natin, ano? Ayun. Although ang pwede natin sabihin, we can really be very glad that we've had a huge turnout of participants, di po ba? Maganda. So I think this signifies something very very important sa ating journey. So I would like to thank first of all lahat ng mga organizations of persons with disabilities. So palakpakan po natin sila. Yan. Persons with disabilities, support organizations, lalo na yung mga yung mga magulang, no? Yung mga organisasyon ng mga magulang, yehey, na merong mga anak, na merong mga kapansanan. Government agencies, meron pa ba mga gobyerno? Yes. By the way, para sa mga gobyerno ha, pwede na kayong bakasyon bukas, no? Kahit wag na kayong... Ang gagawin natin, pag may nagtanong sa opisina namin, sabihin namin, ongoing pa yung seminar. So, ganun ha, siguraduhin nyo ha. Yan. Kayo talaga, palusot kayo, no ha? Meron pa ba rito mga galing sa international organizations? Mga IOs? Meron pa, isa na lang. Ayan. Maraming salamat, ma'am, sa pagsama nyo sa amin dito. Okay. And of course, sa ating mga resource persons, no? Resource speakers na nag-share ng kanilang expertise. At yung mga moderators, totoo lang po nung pinagplano namin ito, hindi namin naisip na, nga pala, dapat may moderator, no? So, nag-pinpoint na lang kami kung sino pwede mag-moderator. And then, lo and behold, no? Since matagal lang capacitated yung mga tao, napakadali na lamang sa kanila, no? So, palakpakan po natin yung mga instant moderators. So gusto ko pong talagang hindi nasasapat yung aming yung pagpapahingi ng paumanhin na we're not able to properly manage the time. And it's a one big mortal sin when you organize conferences, no? So nakita kasi namin very passionate yung mga speakers, kahit na kung ano-ano ng mga lumalabas na tunog dito ay bay pa, wala pa rin. Parang inisip natin nila, charot. Wala silang paki, no? So, sige. So, sabi namin, probably, this should really encourage us to really properly manage the whole thing in our next summit. Yeah. So, ang ibig sabihin, tutuloy-tuloy natin. Hindi natutuloy ang ating gagawin, pero natutuloy ang ating singilan. No? Okay. Maraming nagtatanong, unahin muna, kasi
ang talagang nag-lead nito isang National Council for Disability Affairs. Kasama po kami dito ang PHRC at ang Department of Foreign Affairs na palaging katuwang namin, no? Specifically yung United Nations and other international organizations, no? Ayan, si Director Nina Cainlet, ang Human Rights Officer at Humanitarian Affairs Officer ng UNIO. So palaging tinatanong, ano ba yung tanggapan ninyo, PHRC? Meron palang ganyan. Sabi nga namin, oo nga, mabuti, hindi pa kami naabolis eh. Hindi, pero sa mga kaibigan ko na matagal na magkakasama, magkakilala, alam yan, no? So, para sa hindi po nakakaalam, kami po ay supposedly ang advisory body to the President on all matters pertaining to human rights. Hindi po kami ang Commission on Human Rights, kasi kung mapansin ninyo, ang Commission on Human Rights, hindi naman nag-a-advise. Sila ay nag-criticize. So, kami ang tagasalag sa Commission on Human Rights. Pero may isang aspeto dito, which is, we do reporting on behalf of the Philippine government. So lahat ng ginagawa natin dito in terms of how do we comply with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ito po in partnership with the NCDA, with DFA, na hindi nagsasawang i-guide tayo, we do report to the UN on a regular basis. Kaya nga sinasabi namin, may magagandang pwedeng i-report at dapat pakinggan ng UN on rights compliance. Bakit ang palagi na lang nilang gustong mangyari ay magkaroon ng investigasyon tungkol sa extrajudicial killings. No? So sabi namin, teka nga muna, that's unfair. That's bullying. Di ba, Director Nina? Siya ang pasimuno ng bullying na yan eh. So yun. Kaya nga, because of the partnership that we've had with the NCDA, with the DFA, and the government agencies, nakakarating po kay Pangulo ang concern ng sector ng persons with disabilities. And he is very, very serious na magkaroon tayo ng resulta. And that's the reason why tinuloy po natin na magkaroon nitong Accessibility Summit. And we should take advantage of the desire of the President to see results. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag hindi natin ginawa ito, yung ating mga sinusulong within his term, malabo pa kung hindi na siya ang Pangulo. Ito pong plano natin to have an accessibility summit started way back nung pang panahon ni GMA. Although it was at the last years na nung presidency niya, sabi namin, baka may pag-asa pa sa panahon ni Pinoy. Hindi namin alam kung bakit ayaw niya magkaroon ng accessibility summit. Hindi naman kami nagpapahiwatig na we are referring to the president. Aba, na makarinig ako kung mga tawa kayo talaga, ha? Wala akong sinasabi dyan. So anyway, so sabi natin, let's take advantage. Kanina sinasabi ni Ma'am Carmen, this is going to be a journey, but let's make sure that the journey really comes to an end. No? It will come to some level of fruition. So ngayon nga, nandito na tayo. Kung titingnan po natin, we've been trying to introduce an HRBA mechanism. No? So the summit itself, our engagement with one another, is actually part of that human rights mechanism. Bakit? Dapat i-explain po natin why. Because of the fact that government is serious in fulfilling its role as a duty bearer of rights. Its duty is to protect its citizens. No, basically that's the theme of human rights advocacy, to uplift the human dignity of every person, no? So ito po yon, this summit is a human rights mechanism. Okay, so what have we learned so far in the 2 days? One, hindi naman pala tayo nagkulang sa mga batas, no? In fact, yung mga batas na yan were translated into policies, programs, and projects na ini-implement naman ng ating mga ahensya. Yan po yung laman ng ating mga pinag-usapan. During the discussion, some of the programs were deemed responsive and some of them were deemed not responsive.
And most of the time, we talk about compliance. We talk about partial compliance, non-compliance. But most of the time, we talk of mere compliance without regard to the fact that behind each program, behind each project, behind each policy is an individual with a specific need na kung saan yung kanyang karapatan ay dapat matugunan by the same plans, programs, and projects. No? So ito po yung kakulangan dun sa ating ginagawa. When we introduce the RBA, it also makes us realize a lot of things. Sabi nga natin, it's not merely compliance. Ako po may isang kwento, no? Kung kayo po ay familiar sa parokya ng St. Paul of the Cross sa Marikina, SSS Village, napakaganda ng aming bagong simbahan. Talagang baroque style. Yung aming retablo pa lamang, nasa 21 million na. No, ganun talaga. Matindi ang aming ano. Oo. Yung gumawang skultor noon, talagang may basbas ng Vatican, isang Pilipino, no? Naglagay naman siya ng rampa. Kaya lang, yung rampa, sabi ko, kahit ako yata masusub-sub dito. Natutunan ko mula doon sa engineering, sa DepEd kahapon, na meron palang measurement yan, no? Dapat 1:12. So sabi ko kagabi, sabi ko sa misis ko, sukatin mo nga yung rampa doon sa simbahan, na interesado ako. Ano ba ang taas at anong haba? Oh, may resulta siya. Ang taas pala daw noon is nasa 1.5 meters. Mataas talaga, 1.5 meters. Kaya lang, yung haba niya, 6 meters. Sabi ko, kaya pala minsan dito may nahulog. So, ang tanong naman na to, well, simbahan yon. Alam naman natin ang puso ng simbahan. Pero mukhayatan sa panahon na yun, mukhang it was not in the right place. Pero ang isang katanungan, bakit inaprobahan ng City Hall? Diba? So may kakulangan tayo. May kakulangan. Kahapon din, meron tayong pinag-usapan na meron tayong Public Utility Vehicle Modernization Program na pina-phase out na yung mga luma, and then for the new ones lumabas ng mga bago, dapat siya PWD compliant, di ba? Kahapon may nagsasabi na marami nang linalabas ng mga bagong units pero mukha yatang hindi siya compliant. So ano ba nangyayari? Meron bang instructions mula sa DOTR? So these are the things, no? In fact, I was also concerned yesterday dun sa mga job fairs kasi napakaganda na meron tayong job fairs. Maraming jobs, maraming vacancies, pero bakit kokonti yung nahahire? So sinasabi lang natin may job fair tayo, pero you know, if you want to really make it rights-based, aalamin mo kung bakit hindi nahahire yung mga persons with disabilities. And kung anong pwede mong gawin para sila ma-hire, no? Kasi I'd like to go by yung kinikwento ng Accenture, kinikwento ng isang office kahapon na, ang lahat naman ng persons with disabilities will fit into some kind of employment. Imposible wala silang mapupuntahan. It's just a matter of determining saan ba sila, ano bang skill set sila ang pwede nilang mapaglagyan, no? Ang problema, tinitingnan agad kasi natin sila doon sa kanilang kapansanan, but not on their capacity to be able to be productive. So number two, anong pangalawang learning? As duty bearer of rights, may tendency tayo kasi na tumingin sa how can we create new structures. No? Ito naalala ko ito eh. When we came from Geneva for the first constructive dialogue with the UN Committee on Rights of Persons with Disabilities. So we had several recommendations, no? Conclusions and recommendations. So ang sabi namin, okay, enthusiastic kayo, sige, alamin natin ito, i-assign natin sa mga agencies kung anong gagawin. Only to find out na yung palang trabahong yun is actually covered by the NCDA. So sabi namin, why do you have to reinvent the wheel? No? So why instead of assigning this to the different agencies, why don't we strengthen the council itself? So doon natin tinitingnan. No? So this should really be part of how can we strengthen the mechanism. And number two, no? Kaya napakahalaga po yung plano natin to come up, yung plano ni Congressman Vargas, to have a commission. Kasi walang line agency, walang line ang NCDA.
So effectively, ang arm ninyo ay ang pidaw na under sa LGU naman. Diba? Pero kahapon, pinag-usapan natin doon sa question of yung functionality. So napakalaking question mark. And of course, how can you even think of the seal of good local good governance kung if you cannot even put stress on the importance of having the pidaw? Kasi the pidaw can actually influence the giving of the seal of good governance at the local level. And the criteria as well as the results of the audit using the seal criteria can be used as a basis for ordinances, for policies. Sana ginagamit yun, not simply as a merit system. Hindi po ba? Mas maganda yun. Kasi at least may halaga. Hindi lamang siya star, 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 o 3-star, 4-star, etc. Ayan. So number 3, no? Hayaan nyo, hanggang number 3 lang ito. We talk about partnerships, no? Ito napakaganda kasi we are starting something which we really need to sustain. There was a call for partnership yesterday. If I may have to reiterate, I think it was somebody from RBI who said that. And we also realized that external partners provide a broader perspective. So nakita natin to doon. Lalong-lalo na ang partnerships kung galing sa mga magulang mismo. Napakahalaga po if you really consider the role of parents. Lalo na pag nasa pamahalaan. If government can only have that perspective of a caring parent, no? The best kind of care can only be exemplified by a parent who has the passion and the heart to care for his or her family, for their families, no? So sana we could assume that role as government, no? Look at ourselves as parents having children na kailangan alagaan. And it also offers us an opportunity for technical assistance na hindi natin nakikita. Kaya we have the likes of Professor Bisda with IDEA na meron siyang tools, no? Meron siya. And then yung sinasabi ni Marx kanina na an opportunity, ito napakagandang ano. These are the kind of technical innovations that can only come with a very strong partnership. Okay. Kanina, it's not also important that we just have this partnership. Eh. Kanina, pinag-uusapan namin with somebody from Aka Pinoy. I think sabi nyo, di ba meron kang ginagawang, you conceptualize a draft na sinasabi ninyo na kung sana masustain ito. No? Kasi hindi lang ano, eh, it's not enough that the sector or organizations are consulted. Dapat the partnership should continue. Ah, naalala ko na. Ito yung lahat handa. No? Yes. Oh. So, ang sinasabi nga ninyo, although kasama kayo sa pagbuo noong lahat handa, dapat pati yung sa pagpapatupad, kasama pa rin. Diba? So, it's how you sustain the partnership. Okay. So, what are the ways forward? No? Ways forward ang pag-usapan natin. Kung kanina ang learnings tatlo, ang ways forward natin, ilima, kasing haba rin. Hindi. Kunti lang. One, ito paulit-ulit na po natin sinasabi, we should be able to immediately determine what can our respective agencies or departments do already. Napakaganda kanina yung senior kanina ni Attorney Cha o bago sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi niya, kahapon pa lang daw, based dun sa mga pinag-uusapan, na ikwento niya na sa kanilang organization at na-identify na ang mga directions. I just hope our government partners here will do the same. Hindi sapat na pagbalik sa opisina for purposes of reporting. Meron kang after meeting report. Maglagay ka ng recommendations kung anong pwede mong gawin na. Hindi mo lang sabihin doon na nakita kayo ni Alfred Vargas. O kaya nagsalita yung si Executive Director Katura na sinabi niya lang yung ano period. Pero isipin nyo, ano ba yung napag-usapan na pwede nang gawin ng iyong mga ahensya? No? So let's be very clear. For instance, yung DOTR, baka naman pwede nang i-recommend na i-revive na yung Task Force on Accessibility. Di ba? Umpisahan na. I-recommend na yun. Huwag na maghintay. Galing pa sa Malacanang na sabihin, oy, i-ano nyo na yan, buhayin nyo na yan. Mukha yata nasagasaan na. O yun. And then sa DILG, perhaps it could already recommend how to further strengthen the PDAWs. Di po ba?
Alam nyo, ang LGU dapat kausapin eh, kasi kung mapapansin nyo dun sa IRR ng PDAWS, di ba dapat mga sangguni ang panlunsod, panlalawigan, ay binubuo talaga yung PDAW structure. It's a formal structure na may budget dapat. Pero kahapon, nag-uusap kami ni Doc Rex, ang sinasabi niya eh, sa mga iba daw, hindi pa priority yan. Kasi mas may inuuna pa. So, ano na lang silbi nung ano, yung sinasabing IRR na yan, na mayroong dapat structure. So, dapat pag-usapan with the ILG. Pangalawa, ito naman sa hanay namin, no? So, help us identify possible presidential issuances. Kung hindi kakayanin at the department level, kung kailangan talagang pukpukin ni Presidente without going through Congress, sabihin nyo na sa amin. And this the President did, naalala po dati noon, nang pakyaw-kyaw itong Kongreso with regards to the freedom of information, sabi ni Pangulo, bahala ka, gagawa na kung sarili kong EO on freedom of information. So pwede natin pong gawin yan. So sabihin nyo na sa amin kung paano. Yan. And then number three, let's support yung human rights legislation ni Alfred Vargas. No? Maganda yun. Let's have our own, let's align it with our own, ito gagamitin ko rin sinabi ni Attorney Chia kanina, a unified agenda. Ito naman, a unified legislative agenda for inclusion. No? So dapat makasama din siya para magagaling din sa inyo, sa atin, para may ownership din tayo na hindi lamang si Congressman Vargas ang nangunguna. No, dapat kasama rin po tayo doon. At ang panghuli, pang-apat pa lang ito. How do we sustain the partnership? Kanina naisip ko, maganda yung sinabi ni Congressman Vargas na nag-umpisa lang daw sa pamamagitan ng isang text. No? Ilabas nga natin yung ating mga text. Ay bakit mukha ko mukhang text? Ayan. Hindi. Let's be open to one another. No? Sayang din ito na usap-usap tayo. Nag-uutang dila tayo eh. Tapos hindi naman pa nasusustain. Nagkukuhanan tayo ng mga email address. Hindi naman tayo nagsusulatan. No? Nagpapadala ng mga cellphone numbers. Hindi naman nagtatext. Na lang yan. Oh. So, gamitin po natin. We are always open to recommendations. We are always open to receiving your complaints on the ground. Oh, sabihin mo, sir, baka pwede pong bukang ano, gusto nyo, dalihin nyo sa 8888. Diba? May 8888. Pwede yon. No? And CDA also, of course, has its own hotline. And we can use the same partnership to really make lobbying effective. Kanina, sinasabi ni Ma'am Carmen kanina, sino sasama sa akin? Walang gustong sumama. Ano? Parang ano, pagkatapos na ng ganyan-ganyan niya bilang, sulong! Biglang pagdating niya, siya lang pala mag-isa. No, parang ganon. Hindi, pero nagbibiro lang ako, pero alam ko maraming suporta. Pero what we can also do is, alam niyo po ang aming tanggapan, ang tanggapan ng DFA. Marami kami natatanggap ng mga tinatawag ng mga lobby letters. Yung mga sulat na sang damakmak na mga kung ilang rim para pareho nakalagay, iba-iba nakasulat. Alam niyo po, gawin niyo yan. Kung meron kayo isusulong ng mga batas sa Kongreso, padalahan niyo lahat ng mga kongresista, ng mga kakilala niyo sa mga distrito niyo, padalahan niyo ng mga sulat niyo yan, sulatan niyo ng mga pangalan, mga organisasyon niyo. Yan. Tambakan niyo po ang kanilang opisina. Ewan ko lang kung hindi nila mapansin yan. No? Hindi, ganun talaga. That's how it works eh. Ganun po talaga ang lobbying. Tandaan po ninyo, may mga grupong binabayaran para mag-lobby lang. Wala naman tayong pondo para mag-lobby. Ang ating kakayahan lang ay yung ating mga sarili na mayroong passion na isulong ito. Kung yung mga iba, di ba, I know of pharmaceutical companies spending millions para lang maipadala. Ano ba ang interest nila? Sa kanilang interest, sa mga businesses. Tayo, interest natin, kapakanan ng ating mga sarili, kapakanan ng pamilya natin, kapakanan ng ating lipunan, kapakanan ng ating pamilya, mga bata, etc., etc. So, let's be more passionate with regards to this form of lobbying. No? And finally, I think what we're really saying is more than anything else, we want inclusion to be a way of life. And inclusion to be a way of life. So, kung meron man pa tayong mensahe sa araw na ito, I think we are seeing the realization of that kind of advocacy. No? Let's start by having that. Ako po, I'm really very inspired because together with Ma'am Carmen, matagal na po namin itong iniisip, itong ganitong pagsasama. Although may sinasabi sa dati noon, hindi naman nagkulang na marami sila mga engagements, but we are seeing this as really a big step forward. So let's take advantage of the hour. Let's take advantage of this presidency na kasi talagang we can be able to do something.
we can do, able to do something. And we are really hoping to get the president to be the champion for the disabled, for the sector of persons with disabilities. Amen? Amen. Okay. Ay, bakit pa? Naging prayer meeting. Sorry. And then, sorry Lord pala, sorry. Tama yan, di ba ma'am? Tama yan. So, ganun lamang. We mutually enforce our own passions. Si Brad Randy, Brad Kosokopoulos for Christ. At marami pa tayong pwedeng gawin sa tulong ng ating Panginoong Mike Kapal. At with that po, ako'y muli nagpapasalamat po sa inyo. Nagpapasalamat on behalf of NCDA with all its officers and staff. May very lean staff. Although lean kami, pero hindi kami nagkukulang sa laki. And then we look forward in seeing you again in the next Philippine Accessibility Summit. Magandang araw po sa inyo lahat. Ah, by the way, ito nga pala yung mga ano namin, kung saan nyo pwedeng idala yung mga complaints. Ano, I need to remind you again, ha? Hindi natatapos yung tawag po namin. If you have complaints, no, with what are the challenges in your sector, in the PWD sector, persons with disability sector, who are the accountable agencies, magsumbong kayo. And then, tulungan nyo kami, ano bang solusyon na dapat gawin? Kasi mahirap din na sabihin nyo lang problema, kami rin mismo hindi namin alam kung ano gagawin, mabuti pa ibigay nyo ng solusyon din. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Undersecretary Severo Escatura. At dyan po nagtatapos ang First Philippine Accessibility Summit. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong pagdalo at pakikilahok. Nawa ito na po ang magandang simula para patuloy na pag-itingin at paghusayin ang mga programa, polisiya at proyekto para isulong ang karapatan ng mga persons with disabilities bilang kaisa ng ating komunidad. Dahil sa lipunang may accessibility, lahat ay kasali. Muli po, ito si Angel Lozano. Magandang hapon po sa inyong lahat.